morning. Eh mga boss, papunta po tayo ngayon sa Angeles, Pampanga ngayong araw ng Sabado, January 16. Para update din yung ano, yung project doon. Okay. Let's go. Malapit na po tayo dito sa site o dito sa location ng building eh, ano? Okay. Ayan yung Marcy Mall. At ito yung building ni ma'am. Salud lang tayo. Okay. O sabi natin yung motor dito. Ayan na, nandito na po tayo sa building dito sa Angeles Project. CR ang ginagawa namin dito, ang gagawin pala namin. Shoutout nga pala kay paring Luis Piyawan. Nandiyan sa Maryland at sa kanyang misis. Ayan, shoutout pare, mag-ingat kayo lang dyan. Ayan yung dalawa ni misis mismo. Ayan, update po tayo ngayon. Ayan, ayan na itong CR. Kung nakarambayag natin dito mga boss, last week, hindi pa na plastering itong ano. O wala pa itong isang CR na to. Pala isa pa lang. Ayan na, na waterproofing na rin. So, i-water test muna o lilik test muna to bago i-tiles. Lalagyan ng tubig. Yung sa taas, bali na naunara tayo na waterproofing na rin at na test. Ayan na yung pinaka yung mga riser na humarik dyan sa third floor. Ayan yung kanyang sanitary at yung drain. Separation drain para hindi mapuno yung kanyang ano, septic tank. Sa kanal yung diretso ng ano, nung isang sa drainage. Yung isa sa septic at yung water line. Ayan, yung PPR. Ayan na. Okay. And si Jeng Jeng, siya yung nagpa-plastering dito. CR. So, ready na for tiles installation to. You know? Oh, ganda ng plastering. Ayan, si Boss Jeng Jeng. Ayan, pinsan ko rin yan, si Jeng Jeng. Plastering na rin yun. So, akit naman tayo mga boss sa third floor, yung dalawang CR pa doon. You know? Wala ito pala mga boss, pipinturahan na sa ano to, sa Monday, itong mga railing. Ang magpipintura dito, si Boss Denden. Siya yung gagawin yung mga yan. Mga railing. Ang hagdanan, ayan. Mapapansin nyo, ayan, malalaki yung gap niya. Kahit talagyan pa ng tiles, so walang problema. Pero, commercial space naman to, kahit hindi nalagyan ng ano yan, ng tiles. Finish naman na, smooth na yung steer. Ayan dito oh. Ayan na itong ano, gagawing resto bar. Malapit na rin silang tapos dito. Mayroon na siyang division. At tinatasari po ito. Ayan si Pogi. Tsaka si Junior. Shout out mo Junior. Shout out sa mga kasulungan, Tuktukala. Tuktukala, mga kasulungan. Ayan oh. Yan, waterproofing na rin yan. So, mayroon siyang tiles. Yan, 30 by 30 yung tiles na napili ni ma'am dito. Yung siya lavatory. Yan sa area. Toilet towel. Water closet. At shower area dyan. Tam-taman lang yung laki ng CR. Hindi maliit at hindi naman malaki. Takto lang. Dito tayo sa bila. Bila tayo CR. Ayan yung resto bar. Mag-open yata ito February. Ayan o. Oh. Ayan na nag-tiles na dito si Jesse Boy. Asawa ng pinsan ko si Jesse Boy. Installation 30 by 30.
Bale 5 feet lang po yung height niyan. Hindi na ganun kataas yan. Hindi na hanggang ceiling at wala naman siya ceiling. Okay. Pagka-floating na rin at nabang na yung mga dapat iabang dyan. Yung toilet, water closet, drain. Pares lang ang layout ng kabla. Dito yung kanyang lavatory. Ayan, tsaka yung railing dyan. Pipinturaan din ni Denden sa Monday. Monday po yung start nila dito. Siguro ay ano ko muna sila sa Monday dito. Hiyatid ko muna sila bago ako magpunta sa Bulacan. Sa Bulacan project natin. Napakaluwang nitong ano, nitong taas. Ang giging resto bar. At yun pala mga interesado mga boss, yung gustong mag-upa or naghahanap ng space, commercial space dito po, bale wala pa pong naka-reserve dito sa second floor. Pero yung dun sa bandang harapan, yun dun, reserve na daw yun. Kung hindi ako nagkakamali, ano daw po yung mag-upa dito, yung Solana, magiging office ng Solana. Yan, dito sa harapan na to. Yan. Sila na yung maglalagay ng division sa kanilang ano, upahan para kung ano man gusto nilang divide dyan, pwede. Tapos itong dito sa kabila, wala pa po ito, wala pa raw naka-reserve dito. Ayan, yung po mga interesado, mag-inquire lang po kayo dito sa baba sa kapatid ng may-ari ng building. Ayan po yung wala pang ano, reservation yung space na yan. Gusto nyo po, interesado po kayong upa ng space dito po, available dito sa harapan ng malapit sa Toyota. At ayan yung Marquee Mall. Maganda po location mga boss. Ito yung magiging common CR ng mga upa rito. At kung sa Bulacan meron tayong Sunny Boy, dito meron silang dock. Dock, ano luto mo dock? Opo. Wow. Babo manok no? Manok. Luto na. Luto mo rice cooker na dock. Ayan na si Doc po. Hindi po siya doktor. Doc lang ang tawag namin. At si Jane. Siya yung master mason. Ayan na. Napaka husay sa mason nito. Nakita yung plastering. Napaka kinis. At syempre nasa hulog at patag na patag dahil binabarahan yan. Siyempre pagka CR dapat nasa hulog yan para hindi mahirapan yung magta-tiles. Ayan o. No? Kasama niya si Doc habang tumutulong, nagluluto pati. O Doc? Pati. Ayan o. Ayan o. At na rin mabuo itong ano, tiles dito. Pare 5 patong lang po yan. 150 yung taas niya. 30 by 30. Na yung napili pa ng tiles ni Mama, ceramic tiles sa kung saan po kailangan pong ibabad to, ibabad sa tubig itong ceramic. Nasaan ba yung sample natin, Junior? Oy, nasaan yun, no? Busa mo nga to. Yan, ceramic po ito. Kailangan kasi ibabad to, yan, no? Kung mamat yung dry na dry siya. Pagka nilagyan mo ng ano yan, ng palaman o yung mortar na ilalagay, hindi po siya kakapit kasi dry na dry, kailangan talagang ibabad sa tubig yan. Pagka binabad sa tubig, hindi matutuyo kagad yung ano, yung mixture. Para yung mixture na to mamba sa 1:1, isang bag ng semento at isang bag ng adhesive, tile adhesive. Yan. Kahit naman po yung ano, yung ceramic tiles na to, pwede naman pong ano lang, pure na semento. Eh, pero nung nauso nga yung tile adhesive, ayan, gumamit na tayo, lalong kakapit pagka mayroong tile adhesive. Pero yung nakagawin natin noon, nung hindi pa uso yung tile adhesive na yan, halos sa pure cement lang po yung ginagamit natin noon. Pero yun nga, nauso na yung tile adhesive. Marirecommend ko pong brand ng tile adhesive sa inyo, ABC brand. Ayan, magandang klase pong tile adhesive yun. Ayan, kailangan pong ibabad dito, ceramic.
ceramic tiles na 30x30. Pero yung mga ano mga boss, yung porcelain na tiles tulad ng mga 60x60, hindi na po binababad yun. Kasi hindi po sumisip-sip ng tubig yun. Kaya kailangan na huwag masyadong kagad matuyo yung ano, yung nilalagyan natin palaman dito. Kaya ganyan, binababad. Kasi hindi siya kakapit pagka madali siyang natuyo. Kailangan na daan-daan matuyo para kapit na kapit yung tiles sa wall. Ayan yung ating laban natin para meron ng ano. Sir pa si Junior. Ayan na, si Junior po, hindi po ano to, matanda na to, mukha lang bata. Kaya Junior yung tawag. At si Pogi. Hindi lahat ng nag-aartista mga boss, hindi lahat ng Pogi nag-aartista pala. Yung iba, nagta-tiles lang. Pogi, hindi lahat ng Pogi nag-aartista. Yung iba, nagta-tiles lang dito. Balaysa na lang yan. Tapos pintura na lang. Ayun, no? Yung dito, yan na yung pinaka height niya. Ayan, sakto-sakto lang doon sa header na yung sa kapasamano ng bintana. Ayan, dito sa CR dito. Ayan, tsaka yung plastering nitong CR, mga boss, napaka-importante yung nasa hulog yung palitada. Ayan, tulad niyan, siya yung nagpalitada niyan, siyempre nasa hulog yan para hindi siya mahirapan or hindi pumapal yung mortar, yung palaman ng tiles. At siyempre kailangan na nasa eskwala rin. Ayan, isang eskwalang pinambabara dyan sa layout. Eskwalado dapat yung CR. Para sa pagdating sa flooring, yung 30x30 na pa-flooring, isa magtutugma sila. Ayan, napakalipis lang ng mortar. Sakto lang, halos sa 0.5 lang yung mortar niya. Hindi katulad ng mga naula sa hulog na wall. Sigurado, kapal. Pero ito, ang ganda yung pagkapalitada nito. Ayan, nakamukha dyan mga boss. Oh. Sakto lang po yung ano, yung mortar. Palaman. Hindi makapal. At saka sukat pala nito mga boss, 2 meters yung 210, 2.1 or 210, tapos 1.2 yung lapad. 210 by 1.2. Medyo malaki yung nasa baba. Malaki ng konti lang. Yung yata nasa 240 yata yung nasa baba, tapos ito 210. Mas mahaba ng konti yun kaysa rito. 210 by 120. Eh mga boss, siguro ko maya maya umuwi na ako para bilhin yung pintura dito sa mga railing. Gagamitin nila din. Bibili namin sa Araya para pagdating nila dito sa Lunes, ready na yung materials para sa pintura dito sa mga railing. And shoutout nga pala, special shoutout kay kay Christine Piriol. Ayan, shoutout sa'yo mang Christine Piriol. Ayan. Ayan na, dumaan lang ako dito sa sa Angeles para bumili ng ganito. Ayan, yung isa nalaglag. Pinalitan ko na. Daming nabibiling accessories ng motor dito sa Angeles na Sniper. At iyayamanin. Ano? And dito ako lagi bumibili ng mga boss, mga parts ng aking motor dito sa Angeles, dito sa Balibago Racing Net. Ayan yung kanyang store. Marami dito kahit anong klaseng motor. At sila na rin yung mag-i-install. Ayan, kung papansin nyo, daming sniper. Mostly sniper, marami dito sniper na pyesa. Kahit ano, Aerox, NMAX, Mio, marami dyan. Ayan o ang kanyang dahan sa dito sa Balibago Racing Net.
Ayan, ito yung magaling na mekaniko, ang taga-install ko sa mga parts. Ayan, shout out. That's si Boss Mac Mac. Sniper. Puro sniper yung kanyang nalagyan ng mga parts. Shifter. At dito rin binili yung aking swing arm. Ayan, oh. Ayan, mamo, sa uwi na po tayo. At bibiliin pa namin yung pintura para dun sa railing. Para sa Lunes, yun nga, ready na. Gagawa na lang sila or magpipintura na lang sila din. Then, para paunti-unti natatapos po yung building ni ma'am. Ayan, mamo, nandito na po sa bahay. Gagawa ko po muna palang ng harang yung mga papi or mga tuta ni Nami para... hindi sila gapang ng gapang dun sa dun sa saing sa ibaba, baka mapakan. Lalo na kaliliit lang nung papi nung Kitsu. Ayan, nagagawa ko muna silang harang. Si Denden pala mga mas, nagtrabaho daw siya ngayon. So, antabayanan ko lang, baka mamaya maya, dun ka bibili ng ng materyales para gagamitin nga dun sa dun sa Angles Project. Para dun sa mga railing, pipinturahan. Ayan, ito yung... ang gagawin kong harang ito, pwede na to. Ayan, itong mga tira-tirang... vinyl, laminated. Laminated, ayan. Para hindi na at mag-secure yung mga tuta o mga papi ni Nami para hindi yun nga, para baka makapakan kasi gagapang ng gapang, hindi mo mapapansin. Alam na maliliit yun. So, gagawa ko sila ng harang. Ayan ang gagamitin natin. Compressor tsaka yung nail gun. Okay. Gawa muna tayo mga boss bago kami bumili ng materyales ni Denden. Tapos na mga boss, ganyan lang kasimple. And bali harang lang siya para hindi na lumabas dito sa pinaka perimeter na to yung kanyang mga papi. So tara pa mga boss, lagay natin dun sa ilalim ng hagdanan, dun nandun yung mga tuta, yung mga anak ni Nami. Ayan, yun no. Ayan, bali dyan na lang sila, hindi na sila makakagapang yan kung saan saan. Ayan no, kalaliit pa naman. Nami! Saan yung nanay nyo? Ayun, ito! Ayun, parang hamster. Ito ka! Up! Oh, yan! Oh, dyan! Yan! Secure na yung mga anak mo dyan. Oh, tindihin mo. Okay. Para hindi malabas kung saan saan. Baka makapakan kayo. Yun, oh. Ayun mga boss, saktong-sakto, tapos na ako, ito na si Denden, bibili na po kami ng pintura ngayon. Ayan, tara din. Bili tayo ang pintura. Let's go. Okay, nandito na tayo. Ayan. Sa paint center, bili tayo ang pintura. Ayun, oh. Ito yung gagamitin namin ito mga boss, sa epoxy enamel black. Ayan, bali kulay black yung nagustuhan... ang gustong kulay nung nagpapapintura si ma'am. Ayan. Pinnacle yung kanyang brand. Bale, subukan na namin tong brand na to mga boss. Maganda po siya, matibay. Tsaka po sa Weber na acrylic thinner. Ang ating gagamitin niya sa epoxy enamel black. Makintab yung pintura na yan. Ito yung kanyang catalyst. Umuha kami ng apat na galon.
At tatlong galon na thinner cleric. Tapos may ano, ano pa dyan, yung mga liha, baby roller, liha. Tapos itong pang masilya and glass turret. Mas bigyan ng discount ha. Yan, let's go. Hey, ema mo sa bali maabot ng 5,550. Pero kulang pa to yung roller. Bali dito ang bibili sa kabilang hardware. Pangit yung roller nila doon na sumasalbag or yung ang tawag dito yung bumubuwaghag. Yun doon. Maganda yung dito sa hardware. Matibay. Napili namin ng ano mga boss, yung baby roller. Ito, ito yung matibay. Hindi siya ganun ka ano, madaling mapudpod yung kanyang ano. Tapos hindi siya ano, nauupod. 50 pesos yung isa. Bali, apat yung kinuha namin dito. Baby roller. Ayan na, tapos ko na po yung video natin dito. At syempre shoutout muna tayo. Yun po pala mga shoutout mga boss, bali hindi po ako yung gumagawa ng shoutout na to, hindi po ako yung naglilista. Bali yung anak ko pong bunso, siya po yung pinamno ko, pinapagawang ko ng mga shoutout, binabasa niya dun sa mga video natin. At wala po akong pinipili kung sino po yung lista lang niya, at may pasa sa akin yung listahan through messenger. Yun lang po yung sinashoutout ko mga boss, hindi po ako namimili ng sinashoutout ko. Ito po yung mga nagawa niya, so ito lang po yung babasahin ko sa ating mga shoutout. Hindi ko na po si magagawa yung ano yung paglilista, isa-isa yung basahin yung mga nagpapa-shoutout at lista isa-isa. Kaya sana ko na lang binili yung trabaho na yun. Ayan, kaya tinulungan niya ako sa ating mga pag-edit. At pagkatapos pa lang ito, syempre pagkatapos natin mag-shoutout, i-edit ko pa to, i-edit ko pa po ito. Medyo matatagal lang pa yung pag-edit, kaya minsan na medyo gabi na or madaling araw na kung ma-upload itong video natin. Ayan, shoutout muna tayo mga boss. Shoutout kay Irene Arciaga from San Francisco, California. Shoutout din kay Noel Samson from Toronto, Canada. Kay Chadelines Vlog. Ayan, shoutout sa'yo, Chadelines Vlog. Ayan, supportan niyo po yung channel ni Chadelines Vlog. Shoutout din kay Jenny Ladao from Saipan, USA. Kay Ricky Bayuran, kay Gilbert Brinas. Kay Danny from Cabanatuan City. At shoutout din sa tropang Tangalok Boys ng Pilila Risa. Shoutouts kay Miles de la Cruz from Iloilo. Kay Reynaldo Santos from Jeddah, KSA, Saudi. Cable Company. Shoutout kay Roderick Arciaga. Kay Mar Magician. Kay Danilo Betlagan from Japan, Ohara. Shoutout din kay Delphine Dionisio. Kay Cheryl Vergara from Riyadh, KSA. Shoutout din kay Mark Official Builders. Ayan. Shoutout kay Duma Ralos from Brazil. Kay Albert Bulandos. Bulandos from Ibiza, Spain. Ayan. Shoutout din kay Erwin Contento. Kay Romel Panglinan from Qatar. Ayan na mga boss. Maraming salamat muli sa inyong panonood. At muli yung pumabago dito sa channel ko, pakiclick po yung subscribe button dyan sa baba at saka yung notification bell para update po kayong lagi sa aking mga videong ina-upload pa. Maraming salamat po muli. Kita-kita po tayo sa aking next video bukas. Ayan na. Paalam po muna.